Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Kamakailan lamang, isang turista mula sa bansang China ang nag-travel patungo Estados Unidos at doon din niya natuklasan na ang mga US dollars na kanyang gagamitin sana sa US na winidraw pa niya. At pinapalitan mula sa isang bangko sa China bago siya umalis ay mga peke pala. Ayon sa kanya, bago pa siya umalis ay siniguro niya na meron siyang gagamiting US dollars sa Amerika upang less hassle para sa kanya. Subalit pagdating sa Estados Unidos, sinabihan umuna siya ng isang cashier na ang US dollars nito ay mga peke pala. Ayon sa turistang Chinese, hindi umuna niya nahalata na peke ang kanyang daladalang US dollars at hindi din siya nagduda dahil mismong sa isang bangko ng China niya ito i-withdraw. Hindi muna agad naniwala ang turista dahil ayon sa kanya, galing ang kanyang mga dolyares sa Bank of China, kaya imposible umuno na peke ang mga ito. Ang US dollars ay ang official na currency ng Estados Unidos at ang nag-iisang currency na tinatanggap sa anumang payment transaction sa buong mundo. Lingid sa kaalaman ng turistang Chinese na hindi pala ito ang kauna-unahang nagkaroon ng Chinese na gumamit ng pekeng pera sa Estados Unidos. Noong taong 2016 ay nagkaroon na din ng parehong insidente na kung saan ilang mga empleyado mula sa isang kumpanya sa China ang nagtungo ng United States upang magbakasyon ay nahulihan din ng mga peking pera habang sila ay namimili sa isang duty free sa airport pa lamang. Ayon sa mga nahuling ito, bago umano sila umalis ay nagpapalit sila ng kanilang mga yuan sa US dollars sa isang money exchange sa kanilang bansa. Kinumpiska ang mga passport ng mga ito at pansamantala silang ikinulong sa Estados Unidos. Ayon sa mga lobas na balita, gumagawa umuno at nagpapakalat ng mga peking US dollars ang bansang China upang kahit paano ay humupa ang sitwasyon ng kanilang foreign currency reserve sa kabila ng pagbaba ng ekonomiya ng bansa. Ayon sa State Administration of Foreign Exchange ng China, sa pagtatapos umano ng buwan ng Setyembre noong nakaraang taon ay bumaba ng nasa 3 trillion US dollars ang foreign exchange reserve ng China. Nabawasan ito ng nasa $45 billion kung ikukumpara noong Agosto noong ding nakaraang taon. Isang ulat naman mula sa China Business Network na ang ilang mga pangunahing bangko sa China ay tumaas ang mga foreign currency transaction ng kanilang mga customers. Dahil sa kanilang foreign exchange reserve, ultimong pagpapalit ng $1,000 lamang ay kailangan pang magpa-setup ng appointment ang mga customers sa bangko. Isa pa sa nakadagdag ng pasaning ito ng China ngayon ay ang mas lumalaking utang ng China sa labas ng bansa. Kung matatanda noong mga nakaraang buwan na taon, ilan sa mga bansa sa West kasama pa ang Amerika ang nagpataw ng sanction sa bansang China dahil sa tila panggigipit nito sa mga bansang nakapaligid sa South China Sea, kabilang na ang Pilipinas. Sa unang 6 na buwan ng nakaraang taon, naranasan ng China ang pinakamababang porsyento ng pagpasok ng kanilang produkto sa Estados Unidos sa loob ng 20 taon. Ayon sa mga eksperto sa China, kung magpapatuloy umano ang mababang trading business ng China sa ibang mga bansa, partikular na sa US at sa mga Western countries, ay magiging matagal umanong issue sa kanila ang kanilang foreign reserve currency. Subalit dahil lang China ang hari ng panggagaya, ang pinakamabisa nilang naisip na solusyon ay siyempre mag-imprenta ng mga peking US dollars na ipapagamit nila sa kanilang mga mamayan. Pero muli, nakatago sa taktika nilang ito ang kanilang totoong layunin. Sa pagkalat kasi ng mga peking US dollars sa merkado ay magkakaroon ng global financial turmoil na siyang nais naman talagang mangyari ng bansang China. Gusto kasi ng bansang China na maging pinakadominanteng bansa sa buong mundo at para maisakatuparan nila ito, kailangan muna nilang pabagsakin ang kanilang pinakamalakas na kalaban at yun ay ang bansang Estados Unidos. Kaya ngayon ay sinisira nila ang kredibilidad ng pera ng Estados Unidos upang masira din ito sa ibang mga bansa. Hindi naman lingid sa kalaman ang marami ng bansang Estados Unidos ay nangunguna sa buong mundo pagdating sa kanilang puwersang militar, currency, multinational corporation sa manufacturing at services, teknolohiya at edukasyon. Para mangyari ang pinapangarap ng China, kailangan nilang sirain ang lahat ng ito at syempre, sisimulan nila sa mismong currency ng US na siyang tila fuel na nagpapatakbo ng lahat ng nabanggit.
Noong 18 ng Mayo 2021, ang US Customs at Border Protection ay nakasabat ng nasa 24 na mga bagahe na may lamang mga Peking dolyar sa loob lamang ng 3 araw. Umabot ang halaga nito ng nasa $685,000. Ang mga ito ay mula sa bansang China patungo sa iba't ibang lugar sa Estados Unidos. Bukod dito, noong ding Abril ng taong 2021, nasa daan-daan ding mga bagahe ang nasapat din ng US na mula sa China na naglalaman ng mga Peking dolyar na nagkakahalaga ng nasa $1.64 million. Bukod noong taong iyon, sa mga nakarang taon ay nakasabat din ang Estados Unidos ng nasa bilyong-bilyong halaga ng US dollars sa kanilang bansa, na lahat ng mga ito ay mula sa bansang China patungo sa iba't ibang lugar sa Amerika. Ang bilang na ito ay yun lamang nakukuha o nasasabat ng mga otoridad ng Estados Unidos. Paano pa kaya kung isasama ang mga nakakalusot at hindi nahuli sa bansang Estados Unidos? Mismong insider na din ang nagkumpirma na ang paggawa ng Peking pera sa China ay pangkaraniwan na lamang sa bansa. Isang empleyado na nagtatrabaho mula sa isang printing company ang nagbunyag na ang China ay may malaking pasilidad umano na gumagawa ng malalaking bilang ng mga Peking dolyare sa kanilang bansa. Ang ganitong solusyon para sa China ay mabisa at mabilis upang masolusyonan ang kanilang foreign exchange reserve crisis. Kung magpapatuloy ang China sa gawain nilang ito, hindi na lamang Amerika ang apektado kundi ang buong mundo. Kung hindi din ito mapipigilan ng Estados Unidos, tiyak na babagsak din ang Europa. Kung ang mga Peking US dollars ay kumalat sa buong mundo, magkakatotohang hangarin ang China na maging pinakadominanting bansa sa buong mundo at uunahan at uungusan ang bansang Estados Unidos. Sa maraming mga dekada, ang China ay nakilala bilang factory ng mundo. Una itong naging manufacturing hub mula noong mga dekada 70 hanggang dekada 80 dahil na din sa reforma sa kanilang gobyerno na nangyari noong mga taong iyon. Dahil sa reformang ito, nakapasok sa ekonomiya ng China ang mga namumuhunan mula sa ibang mga bansa at dinagsana rin ang bansang ito ng maraming mga kumpanya upang doon magpagawa ng kanilang mga produkto. Kung pagbabatayan ng kasaysayan, may ilang mga bagay na isinaalang-alang ang mga namumuhunan kung bakit sa China nila napiling magpagawa ng kanilang produkto. Una na dito ay ang mababang labor cost o ang murang pasweldo sa mga nagtatrabaho dito. Ang mga manggagawa sa China ay higit na mas bata kaysa sa ibang mga manggagawa. Ang natatanggap na sweldo ng mga ito ay hamak din na mas mababa lamang kung ikukumpara sa ibang mga maunlad na bansa. Ito ang naging unang dahilan kaya maraming mga kumpanya mula sa iba't ibang sulok ng mundo ang mas pinili ang China upang doon mamuhunan. Pangalawa ay ang suporta na nagmumula sa gobyerno mismo ng China. Naging malaki ang suporta ng gobyerno ng China sa mga paggawaan, nagbibigay ng tamang buwis at iba pang mga insentibo na talaga namang umaakit sa maraming mga investors. Nagbigay ito ng tila maayos at rasonableng dahilan kaya mas magandang mamuhunan noon sa China. Pangatlo ay ang infrastruktura. Kahit na noon pa man, ang China ay kilala na pagdating sa mga naggagandahang mga infrastruktura tulad na lamang ng mga kalsada, tulay, paliparan at mga pantalan. Kaya naman dahil dito ay mas naging madali para sa mga namumuhuna na makapagpasok at makapaglabas ng kanilang mga produkto sa mabilis na pamamaraan. At ang pang-apat ay ang teknolohiya. Ang China ay may magandang sektor pagdating sa teknolohiya, na naging malaking tulong rin upang mas mapadali ang paggawa ng kung ano-ano mga produkto ng ibang mga bansa. Ang kanilang mga pasilidad at factory na may mga makabagong teknolohiya ay mas nakapagpapabilis sa mga investors na makapagpagawa ng maraming mga produkto sa napakamura at napakabilis lamang na paraan. Dahil sa apat na dahilan na ito, ang China ay naging kilalang manufacturer sa buong mundo na kung ano-ano mga produkto, mula sa mga laruan, gamit sa bahay, gadgets, pagkain, mga Peking pera at kung ano-ano pa. Kahit ata anong maisip mong bagay na meron tayo dito sa Pilipinas ay meron din. Kahit ata anong maisip mong bagay na meron ang buong mundo at ibang mga bansa ay meron din ang China.